Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, May 25 po ngayon. Tapos, alauna ng hapon. Kabubukas ko lang dito sa tindahan. Bali, maya-maya din magsasara ako kasi pupuntahan namin yung nanay namin. Uuwi na kasi siya bukas. Uuwi na sila bukas ng tatay ko. Ngayon ang last na check-up niya. Tapos, hindi pa dumarating yung kapatid ko, di pa rin nag-reply sa mga chat ko, baka andun pa sila sa hospital. Kaya, medyo na busy-busy itong mga nakaraang araw, maraming nilakad, kaya sa mga pumunta sa akin, pasensya na kayo, di ko pa kayo nabalikan. Baka, itong mga susunod na araw, mababalikan ko na kayo, kaya pagpasensyahan nyo muna ako. Dahil inuna muna natin yung mga konting problema. At naging okay naman. Naging maganda rin yung pinapunta namin yung nanay namin. Kasi okay na siya kausap. Basta may gamot siya. Umiinom siya ng gamot 2 beses isang araw. Bali, ngayon malalaman na kung anong resulta ng kanyang CT scan. At saka yung mga laboratory niya sa dugo. Nakauwi na po ako galing sa tindahan. Nakabihis na, ready na po kami papunta doon sa kapatid ko sa May Quezon City. Kasi andun yung nanay at tatay namin. Bukas uwi na nga siya. Kaya kami ni Rhea, ready na kami. Kaso yung anak kong lalaki inaantay pa namin. Kasi katatapos lang niya magtrabaho. Tapos ayun, magbibihis siya doon sa kabilang bahay. Maliligo yata siya at saka magbibihis doon sa kabilang bahay. Ayan, sarado na natin yung ating bintana. Sarado na natin. Huwag ko magkakarit sa bulusak kung may daanin. Kung diba, kung si Buton, masunaki. Kung si Buton ay sakaya kay Anko dito, masunaki ka saan pabulusan, masaon. Balik saon, doon ka naman masakay. Diri siya nangari dito sa bulusan? Ako, may lugar. Pero kaya pag-abot niya sa mama ka, namili sa... Diri na nakapamahaw ha? Diri na nakapamahaw. Ako na ako na naan. Ang tricycle? Oo, ang tricycle. Di na sa akin, anak siya. Kay, diri siya namahaw bag umagsaot? Ano, inuman yung gatas kung ko. Pag-inoy. Ako pag inoy yung gatas, kaya gatas ang yung gamit. Tapos pag abot mauna na ka ang sinanlag. Ikaw di ka naman nakasigna ha. Siya nga pala, umuwi na yung nanay at tatay ko sa Bicol kasi tapos na yung check-up niya. Nung nakaraang gabi pa, hindi kagabi, nung nakaraang gabi, kahapon ng umaga, mga alas 8 ng umaga, dumating na sila sa bahay. Bale, okay naman yung CT scan niya, sabi ng doktor, yung pagkamalimutin daw niya, dala na yung sa pagkatanda niya. Yung sa laboratory niya, meron na naman problema, sabi ng yun ang may problema kasi mataas na naman yung blood sugar niya. Mataas naman yung blood sugar niya. Kaya pinapainom ulit siya ng sa diabetes. Ayun ang dinagdag na gamot at saka yung ano niya, gamot niya sa pagkamalimutin niya na talaga yung gamot niya, papainumin siya ng 2 beses sa isang araw at saka yung sa diabetes niya. Alam niyo, pag tinitingnan ko si Mamay, nakakalungkot. Malungkot, syempre, kasi dumating na talaga yung panahon na matanda na sila. Di man natin isipin, pero mangyayari at mangyayari na mawawala ang ating mga magulang sa buhay natin. Pag tinitingnan ko siya, nakakalungkot kasi hindi na ba magagawa yung mga ginagawa niya noon.
yung nagluluto siya, yung inaasikaso ka, inaasikaso kami pag dumarating sa bahay, pag umuwi dun sa probinsya. Hindi niya na magagawa yun. Ito na rin yung oras na yung mga anak naman ang mag-aasikaso sa magulang nila kasi di na kaya. Nakakalungkot isipin na yun nga yung ginagawa niya kasi yung nanay ko masarap magluto yun ng mga kakanin. Lalo na yung ibos ang sarap niyan magluto. Talagang the best talaga siya magluto ng ibos. Tuwing umuwi, pumupunta sila dito sa Manila, ang lagi kong request ay yung ibos. Ayun, din na niya magagawa yun kasi nga mahina na siya. Hindi na niya kaya yung sarili niya. Pag ganyan pagkakain siya, pag di mo siya bigyan ng ulam, kanin lang talagang kakainin niya. Kung anong ilagay mo sa lamisa, yun lang ang kakainin niya. Tapos konting-konti talaga siya pag kumain. Kaya kailangan laging may pagkain. Kailangan laging may pagkain na nakahanda para pag ginutom siya, may makukuha siya na pagkain. Kasi kami, hindi naman kami pala uwi sa Bicol kasi nga marami din inaasikaso. Katulad ko, walang bantay sa dati dito sa computer shop, may tindahan ako, walang magbabantay, tsaka may mga kailangan ba na gawin. Pero pagkailangan naman, ando naman kami para sa suporta sa kanya sa mga pinansyal. Pero siguro sa July, uuwi din kami ng probinsya. Uuwi kami ng Bicol para dalawin sila. Basta bago magpasokan si Rhea, uuwi kami. Kasi pag nagpasokan si Rhea, din naman kami makaka-uwi dun. May! Nana na yung papay, ano ho na, desidido ho na? Bago ko mag-jacket sila kay mapasok, mapinit. Mapinit! Oh, pagsulutan na ini. Papa yun. Mamay. Ayan yung nanay ko. Uuwi na. Uuwi na. Dini ka na kumagi ya dun sa...